So, pandaigdigang balita tayo mga sangkay. Meron pong naganap na isang matinding pangyayari sa Japan na nagulat po ang buong mundo. May balita po ito international at ngayon natin pong pag-uusapan. But before we start guys, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po sa baba ng video na to, makikita niyo po mga sangkay ang subscribe button. Pindutin niyo lamang po yan, then click the bell and click all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag niyo pong kailimutan na i-follow ang ating Facebook page. At syempre, i-click niyo rin po yung may makikita po kasi kayo diyan mga sangkay na tatlong tuldok. Pindutin niyo po 'yan, no, yung tatlong tuldok na 'yan. May show more, pindutin niyo po yung show more tapos may makikita po kayong bell diyan mismo sa Facebook, pindutin niyo rin po 'yan. So, eto na nga mga sangkay, ang Japan ay meron pong naganap na talaga namang nagulantang ang buong mundo. Niyanig po ng isang malakas na lindol. Magnitude 7.5. Ang tumama sa ilang bahagi ng Japan. Ito, panoorin po natin ang balita. Sinalubong ng magnitude 7.5 na lindol ang Japan ngayong bagong taon. Grabe, no? New Year na New Year, mga sangkay. Ito po. Bad news po kaagad ang sumalubong sa buong mundo. New Year po yan ah. Pambihira mga insan. Ay, hindi pa mga insan. Mga sangkay pala. Pambihira mga sangkay. New Year na New Year. Bad news kaagad ang tumamaan. Sana walang momentum, no? Ang sama ng tabas, no? Eksklusibong nakapanayam ng News 5 ang ilan nating OFW na nakabase sa epicenter ng lindol. Mm-hmm. Nagbabalik si Rainiel Pawit. Malakas to eh. Imagine nyo, 7.5 magnitude. Gaano kalakas yan? Napakalakas po niyan, mga sangkay. Sa loob ng train station sa Japan, nagkagulo ang mga tao. Mm. May yan. Mga napaupo habang ang mga paninda sa gilid, isa-isang nagsisihulugan. Mm-hmm. Nagkaroon na rin ng water leak sa istasyon. Agad naman pinalikas ng mga otoridad ang publiko. Sa kuha ng videong to, tila inuuga ang isang convenience store. Walang hupa kasi ang paggalaw ng mga paninda. Mm-hmm. Habang ang mga mamimili, kanya-kanyang labas. Ang barikado naman na to, tila hinahampas ng hangin sa paggewang. Umaalog din ang mga sasakyan na nasa parking area. So, kung mapapansin ninyo mga sangkay, 7.5. Pero yung mga building po nila, hindi ganun kagrabing nadadamage doon sa Japan. Alam nyo kung bakit ganyan, mga sangkay? Dahil nga po ang Japan, lagi pong tinatamaan niya ng mga malalakas na lindol. That's why natuto na po sila, mga sangkay, na... anong patawag dito? Natuto na po sila na hindi naayusin yung kanilang mga istruktura na pinapatayo. Dahil kung hindi, mga sangkay, mapapadali po ang pagbagsak niyan. Imagine niyo 7.5 magnitude na lindol pero hindi ganun kagrabe yung gasgas. Ang mga snow naman na nasa kable ng kuryente, nagsihulugan sa lakas ng pagyanig. O, di ba? Yung snow lang, pero yung buong building, wala. Bakit? Meron na po silang ano dyan eh, sistema na sinusunod sa mga building na pinapatayo. Na made by ano na siya. Ginawa na po siya or designed na ang foundation niya ay panlaban po sa anumang klaseng lindol na posibleng tumama sa Japan. Isa-isa naman nagbagsakan ang mga frame na nakasabit sa dingding ng kwartong to. Grabe, oh. Halos mahulog na rin ang TV. Rinig ang dagundong ng mga nagyuyugyug ang gamit sa apartment ng OFW na si Neil nitong hapon ngayong bagong taon. Uh-huh. Nakatira si Neil Dong Yapon sa Ishikawa sa Central Japan, ang epicenter ng 7.5 magnitude na lindol. Lakas niyan. Anya, nagtago siya sa kama dahil sa abot langit na takot. Naglindol siya ng maliit. Mm-hmm. So, is ko na naglindol. Tapos, mga ilang minutes siguro, nag-alarm yung emergency alert namin. Lumikas na sa ibang lugar ang karamihan sa mga kasama ni Neil dahil sa banta ng tsunami. Pero si Neil hinihintay pa raw ang abiso ng paglikas mula sa kanilang kumpanya.
nagsinalisan yung mga kasamahan kong Japanese sa kabilang apartment, din dito sa kabila. So, sa more or less siguro, sa ako na lang yung nasa taas. Pagdating sa Tokyo, ramdam din ang pagyanig ang OFW na si Kane na trauma sa nangyari. Nasa restaurant kasi siya ng lumindol. Pagdating ko sa sa restaurant, parang nahihilo ako. So, akala ko lang dahil sa train, pero earthquake to pala. Gulong lang po sa kwarto hanggang mag-duty next Grabe, week. Base sa tala ng United States Geological Survey o USGS, magnitude 7.5 na lindol ang tumama pasado alas 4:00 ng hapon, oras sa Japan. Babala naman ng Japan Meteorological Agency, posibleng umabot sa 5 meters ang taas ng tsunami sa lugar, kaya pinapayuhan ng lahat na lumikas. Ayon naman kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, maayos ang lagay ng mga Pinoy sa Japan. Nagbabalita mula sa front. So ngayon mga sanggay, ito po yung isa sa mga report, no? International. First tsunami waves di umano hit Japan after 7.6 magnitude na pagyanig. Ito, tingnan po natin. Nagkaroon ng first wave ng tsunami mga sangkay. Ayan po. Naku po. Grabe, tingnan nyo mabuti guys. Oh. Ah, may mga nasira din pala. Ayan o. Oh. Meron din oh, may mga bumagsak din pala talaga. Ayan oh, makikita nyo. Ito. Itong bandang dito. Tapos ito naman. Sangkay. Ewan ko nakikita nyo yung Pinapakita ko sa inyo. Ito, ang lakas oh. Grabe. First tsunami waves over... Ay, yan ah. Ito na ba yun? Grabe. Okay. So, mga sangkay, yan po yung naganap doon sa Japan na naalarma po ang buong mundo, no? Dahil nga po, hindi naman sa bago ito, pero hindi na kasi ito bago sa Japan. Parang sa Pilipinas, lagi pong dinadaanan ng mga malalakas na lindol. Kaya nga lang, mga sangkay, syempre marami pa rin pong nag-aalala. Dahil pag sinabing lindol, delikado po yan. So ano po ang inyong opinion mga sangkay tungkol po dito sa nangyari sa Japan? Just comment down below. And now guys, I invite you please subscribe my YouTube channel. Sangkay Revelation, hanapin niyo po sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.